Hindi po kasi katulad sa atin sa Pilipinas na pagdating natin ng hapon is matutulog tayo, is kailangan lahat na nasa bahay is matutulog pag hapon. Dito po kasi is iba, iba po kasi dito. Hindi po ganun kadali ang ina-expect mo po na buhay mo na sa Pilipinas is hindi po natin pwedeng i-apply or dalhin po dito na nasa abroad tayo. Magkaiba po sila. Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel po, Rosie TV. It's me po again, Rosie Lynn. Don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Ang topic po natin ngayon, ang isi-share ko po sa inyo is karamihan po na nasa vlog ko, nasa video ko is mostly po kasi is yung mga experiences ko po dito sa abroad, sa ibang bansa nga, bilang domestic helper kasi mahirap po kasi magsalita, yung magkwento na hindi mo po na-experience yung isang bagay. Mahirap siyang i-deliver pag hindi mo talaga na-experience yung mga bagay nga na nandito. Iniisip kasi ng mga nasa Pilipinas is napakadali lang, lalong-lalo na yung hindi pa talaga naka-experience maging domestic helper nga po dito sa ibang bansa. Akala nila is ganun lang kadali. Kasi may mga tanong sila sa akin is paano yan halimbawa pag wala yung amo mo, kahit may kasama ka mga bata, is pwede bang matulog sa hapon? Depende po kasi yan sa sitwasyon kasi comparison na naman po kasi ito kasi doon sa una ko kasing amo is bago ako dumating is buntis siya, ganyan, after ng mga ilang buwan is nanganak siya, tapos meron siyang panganay na 2 years old. Ngayon, syempre, ang newborn kasi is tulog lang naman ng tulog yan, tawag din, padidehin mo lang yan. After nyan dumede is matutulog lang yan. Hindi po katulad ng 2 taon is alam nyo pa ganyang mga edad talaga is bantayin siya. Is alam mo yung malikot siya, ganung edad po talaga nag-umpisa yung kanyang kalikutan. Siyempre may mga sitwasyon po kasi dyan, halimbawa yung okay lang pag halimbawa tapos na yung trabaho mo sa umaga, tapos isa lang yung alaga mo, which is ngayon, halimbawa, newborn siya, baby siya, is magagawa mo siguro yun na ganyan na makakatulog ka, makapagpahinga ka, ganyan. Pero pag meron pang extra, pag meron pang mga ganyang edad, pag ganyan mga edad is 2 years old pataas, is talagang bantayin po yan sila, malikot po yan, malikot talaga. Kasi ako na-experience ko yung ganyang mga ganyang mga bata na talagang malilikot sila. Alam naman natin pa mga bata talaga is malilikot sila. Iba pa po kasi is kahit malalaki na is alam mo yon na hindi makikinig talaga sa'yo kahit sawayin mo. Kasi yung mga bata po kasi dito is iba talaga sila. Sa atin kasi is didilatan mo lang ng mata is yuyuko na yan sila. Pero dito po kasi lahat lumuwa na sa'yo. Lahat nalaglag na pati mata mo, hindi ka pakikinggan. Ganun po yung mga bata dito. Ibang-iba po talaga sa mga bata sa atin na sa Pilipinas. Ayun nga, balik na tayo dun sa topic natin. Kasi ganito po kasi yun, diba pag may mga extra pa nga, may mga 2 taon ka pataas na kasama na inaalagaan pa, ganyan, is hindi po talaga po pwede na matulog ka. Halimbawa, tulog siya, tapos tulog sila parehas. Kasi minsan kahit sabihin mo tulog sila is, diba, nagpapahinga ka rin, is ang gustuhin mo talagang matulog. Nabubulol na tuloy ako. Kahit sabihin mo nakahiga ka, nagugustuhin mong pumikit yung mata mo, ang isip mo pa rin is nasa mga bata nga. Halimbawa, magising sila at ikaw is napasarap yung tulog mo is kasi nga pagod ka is dumiret na dire-diretso na yung tulog. Mamaya hindi mo marinig na umiiyak sila or kung ano na yung mga ginagawa. Yun po yung isa sa mga dahilan. Kaya mahirap po talagang matulog or umidlip sa hapon pag may ganyang mga edad ka po talaga. Unlike po ganito. Unlike po pag ang alaga mo is isa lang tapos 6 taon na, Pwede po talaga siguro yun kasi whole day na yun nasa school yung ganyang mga edad. Kasi papasok yan ng mga halimbawa mga 8 or 9 tapos uwi na yan ng mga 4 or 5. Baka nga po pwede pa yan, magagawa mo talaga siya. Pero pag ganyang mga edad, halimbawa 6 taon na whole day siya nasa school, syempre ikaw lang nasa bahay, ang isipin mo na lang is ginis, luto, ganyan, kasi wala ka na bang ibang iisipin pa kasi ikaw lang mag-isa.
Unlike po talaga na may alaga ka na maliliit na bata, is kailangan talagang bantayan. Yun nga po, wala ka talagang pahinga. Kasi totoo ka talaga sa kanila. Kaya minsan, yung trabaho mo, iiwanan mo na lang yun. Kasi nga, tawag doon, gising sila, hindi mo naman yan pwedeng pabayaan. Mamaya, ano ang mangyari sa kanila, lalo na't ganyan, mga edad is napakalikot talaga. Yun nga po, pwede namang mangyayari yun. Halimbawa kasi, ngayon sa amo ko na bago is dalawa rin yung bata, bagong panganak din at saka dalawang taon. Hindi talaga ako tinantana ng bagong panganak at saka dalawang taon. Kasi ako po kasi is ano talaga ako. Pero pagdating sa mga bata kasi is ano matyaga ako magpadede, magpakain sa kanila. Ayaw ko yun na hindi mo uubusin. Yung pagkain mo na ibinigay ko sa'yo, kailangan ubusin mo yan. Tiyagain ko talaga yun hanggat hindi mo naubos yung pagkain tsaka yung gatas nga. Hindi po talaga ako tinantala ng ganyang mga edad na alagain. Simula po nung umunta ko rito ng Hong Kong is ganun na talaga yung mga, hindi ko alam kung nagkataon lang ba yung ngayon or hindi ko lang alam. Kasi nga sa dito kong amo ngayon, meron din naman akong bagong panganak at saka nung dumating nga ako is magdadalawang taon din naman yung bata. Yun nga lang, ang pagkakaiba lang is yung panganay is nandoon sa lola, kinukuha siya minsan as yung maliit na sa akin. Kaya tulog lang siya ng tulog after kong magtrabaho is nakapagpahinga ako kahit papano kasi palididehen ko lang siya, tapos yung tutulog lang siya, ganun din. Makapagpahinga ka talaga pag isa lang yung alaga mo, lalo na pag baby yun, makapagpahinga ka talaga kasi atulog lang siya ng tulog. At saka yung alaga mo, halimbawa, isa lang din na nag-aaral siya, anim na taon niya kasi holiday na yun na pumapasok, pwede po talagang magawa yan. Kaya yung sabi sa Pilipinas, pag sa hapon ba, nakakatulog ka pa? Depende po yan sa sitwasyon. Depende yan sa inaalagaan mo mga bata. Kasi pag malalaki na, hindi na yan sila bantayan. Unlike po dito sa maliliit na, gustuhin mo magpahinga, may pagkakataon ka magpahinga, pero hindi mo magawa dahil kailangan mong bantayan sila. Hindi naman kasi po pwede yun na, nabawa gising sila, sasabihin mo na, oy, matutulog ako ha, dyan ka lang ha. Hindi mo naman pwede pong sabihin ganun sa mga bata na matutulog ka tapos sila lang dyan lang. Hindi po yun kasi ang mga bata po talaga is sila, bantayan talaga sila yan, maliliko talaga sila. Unlike doon sa baby, sa newborn, is tulog lang yan ng tulog. Kaya may pagkakataon po talaga magpahinga. Kaya yun, sa mga hindi po nakakaalam, depende po yung sitwasyon. Siguro, hindi ka naman, ikaw lang naman kasi ang nakakaalam nun, especially pag ikaw lang talaga ang tao sa bahay, wala kang kasama, is magagawa mo talaga yun na makapagpahinga kahit papaano. Unlike na lang kung may kasama kang matandang bruha. Yun po, kasi na-experience ko din dun na may kasama akong matanda. Ayun, grabe, parang ayaw ko nang maulit yung mga ganun pangyayari sa akin, pero nagpapasalamat ako sa Diyos at naalis ako sa ganyang buhay ko na may kasama akong matanda na pakialamera, lahat na lang mali, wala ka nang ginawang tama, nasumbong pa ng sumbong. Kaya yun, maraming salamat po sa pagpanood ng aking video. I'll tell next time po ulit. Bye! Shout out nyo po pala kay Share the Love po, yung kanyang vlog, yung kanyang channel po is about po sa kanyang mga kids na nasa US. Nakakatuwa po sila. I-watch nyo po yung kanyang video. Kasi natutuwa ako dun sa anak niya kasi the way siya magsalita. Alam mo yung slang, ganyan. Natutuwa ako dun sa anak niya, especially dun sa girl niya. Yun, hello sa you sis. Tsaka kay Aiza Tanser po na visit nyo po yung kanyang vlog. Yun nga, Aiza Tanser. I-visit niyo po yung kanyang vlog. Nasa po siya? Ang kanya pong husband is Turkish. Nakatira po siya ngayon sa Turkey. Hello sis! Doon ma'am, i-visit niyo po yung kanyang channel. Is makikita niyo po doon yung story nila ng kanyang husband niya. Yun nga, nakabase sila sa Turkey ngayon. Hello sa you sis!